hari sa lahat. Ako nga pala si ano, Richmond See, yung binabanggit ni Brother Chuck Solomon na friend ko na nakasama ko sa company before ni Yorme Isko Moreno na Nutrisyo. Ang time na unforgettable po para sa akin na makasama namin si Yorme. Ako po yung ano blind po eh, na binabanggit ni ano Brother Cha na ina-uplift ni Yorme, tsaka ako din talagang nagsusubika since ako'y ano ganito nangyari sa akin na nabulag na. Right now, meron na akong ano family, yan yung si Royce, yan, ipakita ko si Royce, yung baby ko, o yung itong misis ko, si Analiza. Masasabi ko lang, sa buhay, kailangan talaga, ano tayo, di ba? Kumbaga, habang nabubuhay, kailangan maghanap buhay. Dahil kung hindi, eh, talagang mahirap. Mahirap man, lalo na sa kalagayan ko. Ano pa rin, awa ng Diyos, di ba? Yun ang mahalaga sabi nga ni Yorme. May awa ang Diyos, saka magsumikap. At salamat kay, ano, kay Brother Jack. Binigyan ako ng chance na ano ito makapagsalita sa harap niyo para magbigay ng inspiration man lang sa lalo na ngayon pandemic tayo na huwag mawala ng pag-asa lang at ano nga God first, di ba? Na salamat. Okay, maraming salamat Richmond. Kung regards sa family mo, kay misis mo si Analiza at sa baby niyo no, si Royce. Nakita ko kanina at malusog na malusog at masigla. At yes. Damihan nyo pa. Damihan nyo pa. One of these days, dadalawin kita and then dadalawin natin si Yorme. Okay? Salamat. Okay, thank okay. You. Sige, sige. Thank you so much, Richmond. Hi, hello po again, everyone. Si Cha po uli ito, no? Ng it's I'm Cha Life and Narratives sa channel sa YouTube no. Ang nakita niyo pong video ay tawag po kanina ni Richmond C, who is a friend of mine na nakasama ko po sa Nutrition na company po ni Isko Moreno way back 2017 pa po pala no, correction. And kinumista ko siya kanina and yun, meron na pala siya, hindi ko alam, meron na pala siyang anak. His father died recently and may matagal ng illness, no? But now he has a family, he has a wife, yun, si Analiza, matagal ko na rin kilala si Analiza, no? And may anak na sila, si Royce, na nakakatuwa, no? At masigla yung bata at kumpleto naman siya sa faculties niya. Mamaya may mga papakita pa ako sa inyong pictures ni Richmond C, no? Si Richmond C po, yung sinasabi ko sa 2 episodes ko po ng vlogs ko, ng vlog number 14 and 15, yung today, no? About Isko Moreno or Mayor Francisco Moreno, no? Na amin pong nakasama ni Richmond sa Nutrition na company niya na kami po ay tumulong at naging partners niya po doon sa company pong yun, no? So, just to tell you a background of Richmond, si Richmond po ay was born and grew up in Binondo, Manila, the oldest Chinatown in the world. And na outside China, of course, no? So dito sa Philippines. And si Richmond C was not actually blind when he was born. In fact, ang naikwento niya sa amin nung kami magkakasama ni Isko, na nabulag siya, first time ko siya na-meet, nabulag siya, nag-start yung disease niya sa mata niya at the age grade 2, I don't know what age is that, no, grade 2 daw. And then pagdating ng 20 years old, nagdeteriorate daw yung his other eye, I don't know if it's left or right, no. Nagdeteriorate 'yon at naapektuhan rin at eventually he became totally blind or legally blind, no.
So dalawa po yung bulag niyang mata, no? So but despite of that, ito po yung maganda sa taong ito, no? I'm so glad and honored to have met this person kasi no, nung nagkakilala po kami, ako po ay na-stroke na. And during that time, malakas pa yung ano ko eh, yung gumagapang pa sa akin yung tinatawag na self-pity and depression na nilalabanan ko lang on a daily basis. Kasi nung nagkakita-kita kami lahat, kung if that was 2017, sabi niya, no? Eh, that was just 2 years after I had my stroke in 2015. So, nung nagkakilala kami doon sa company ni Isko, all the while I thought na ang tingin ko sa sarili ko noon is kawawa ako, no? Parang I was getting depressed time to time, although I'm fighting it off. Akala ko ako na yung pinaka ang feeling ko, ako na yung parang pinakakawawan tao sa mundo, no? But when I met Richmond See, then I realized, God, thank you. Hindi pa po pala ako yung pinakakawawan tao sa mundo. Tama nga po yung sinasabi mo, Panginoon, na or sinasabi ng lahat na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng suliranin, ng problema, or ng pagsubok na hindi po natin makakayanan sa buhay. No? So, nung na-meet ko si Richmond, and when I've heard him talk, and when I've learned that he is also a network marketer for so long, maybe longer than me even, no? Kasi ako naman, hindi kami, sa labas ako eh, sa international market ako, naging international scene ako, nagkaroon ng stint sa network marketing, no? International network marketing. So, like I've said, nagkakilala kami doon sa company, no? Dahil, para mga chosen few kami, yung mga top ng Philippines sa network marketing. Tapos ako, sabi ko nga kay Radzi, no, ay hindi lang nabanggit ni Katoka yung Richmond na si Radzi, no, yung nagpakilala sa amin sa isa at kaya kami nagkasama-sama. Siya yung top network marketer sa Pilipinas. And ayun, na si Richmond, yung sinasabi ko palagi from vlog number 14 to 15, lalo na itong vlog number 15 ko, no, na siya yung sinasabi ko pong bulag na lagi pong ine-example sa amin, sa lahat, kapag may mga bagong mga ano kami, mga kasama na na legally blind, no, totally blind, na tuloy-tuloy na lumalaban sa buhay, tuloy-tuloy na nagsusumikap. Pero mo, in fact, I was even fascinated the first time na sinabi niya sa akin, Tukayo na tawag ko sa iyo, sabi ni Richmond. Pwede bang i-add kita sa Facebook? Bigla ako actually nasa harapan namin si Isko Moreno. Napatingin kami dalawa ni Isko Moreno, ganun. Kasi first time rin siya na-meet ni brother ko is, eh, no? Napatingin si Isko mo rin. Ako rin, napatingin. May Facebook ka? Sabi ko naman. Parang ayoko naman siya mapahiya. May Facebook ka? Sabi ko gano'n. Oo, Brother Rich. Sabi niya gano'n. Pwede ba kitang add sa Facebook? And I was wondering, paano niya ako ma-add sa Facebook? Sabi ko gano'n. Although meron siyang kasama noon, no? May alalay siya noon, si Analiza, na ngayon ay actually asawa niya na, no? May anak na sila. So, sabi ko, paano niya ako ma-add sa Facebook? And si Isko rin, napatingin na, parang medyo na ngingiti-ngiti si Isko. Isko was also wondering, paano nga naman? Paano? Tumitingin lang sa sumesend niya sa si Isko. Tapos sabi, ma-add mo ba ako sa Facebook? Sabi ko, gano'n. Oo naman, Brother Rich. Ganun yan eh. Ganun yung magsalita si Brother Richmond. O sige, add mo ko. Yung old account ko pa noon, yung personalized account. Richard Solomon,
hanapin mo lang. Nasabi ko pa, hanapin mo lang. Para rin ako gago eh, no? Teka, tiga na insulto to sa akin. Well, which is, unconsciously, yun lang yung nasabi ko. Pero hindi ko naman siya, I didn't mean to offend him, no? Kasi, di ba? Kasi it's really weird. And, Richard Solomon, so as you spelled it, sabi niya, oh, tapos, and, actually, nalaman ko, afterwards, nung kami na lang, wala ng mga tao, no? Tinanong ko siya talaga, sabi ko, Brother Richmond, paano mo kumaad sa Facebook? Paano mo? Nakikita mo? Pwede ba hindi mo nakikita? Oo nga, hindi ko nakikita. Hindi, may app ako rito, may apps ako rito, sabi niya, na parang kinakapag, alam ko kung yun yung letra. Sabi ko, really? Parang ano bang tawag doon yung sa, ano, meron may tawag doon eh, parang kinakapalang, no? Yung mga libro ng para sa mga bulag, no? I just forgot please comment below kung ano yung tawag doon, yung parang may mga naka-imbose na dot. So, para Braille method, parang, I don't know. Please comment below kung ano yun exactly, no? To remind me also. So, yun. And, not only that I was fascinated that he can do Facebook, he can also read your messages, believe it or not. Believe it or not. Hindi lang yung tawag, no? Marunong siya mag-dial, marunong siyang mag-send rin ng message. In fact, I was, sabi ko, naiisabi, luloko ata tayo nito ni Richmond eh. Te-text daw niya tayo. Tapos, and I've asked also Analiza, who is now his wife, no? Dati, alalay niya lang siya. Good love story rin, no? Ay, natutuwa lang talaga ako doon sa friend namin. And, tinanong ko talaga sa Analiza, ikaw yung ano, no? Sabi ko, parang hinuhuli ko. Ikaw yung nag-message sa amin, no? Pag, ano, pag sumasagot. Tsaka ikaw rin mag-add. Tapos sabi ni Analiza, nandi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 n siya yun. Ayaw niyang pinapakailaman ko cellphone niya. Sabi ko, oh really? Really? Wow. Ganun ba? So, hindi kasi hindi pa sila mag-asawa noon eh, no? Ayaw niyang pakialaman ko ano, ayaw niya daw binabasa mga messages. Iniisip ko tuloy, playboy ata to si Richmond. Anyway, that was just a funny side, no? But seriously speaking naman, again, so, you know what, when I've met Richmond, nagkaroon ako ng bagong ano eh, ng bagong zest sa buhay eh, no? Sa pananaw ko sa sarili ko, na kung yung taong yan ay bulag ni hindi, sarili niya, hindi niya makita eh, no? Pero nakakapag-Facebook siya, nakakapag-ano siya, no? I believe kayo ngayon nag-iisip kung paano eh, no? Which is just the same with us ni brother ko Is Moreno, no, na ni Yorme, no, na we were wondering. And actually, separately, he also asked later, ano eh, no, si Richmond na kung paano niya nga rin ginagawa yun. We were really fascinated. And, yun nga, he actually gave me something, a light in my face, no? Something to look forward also. Na kung siya nagagawa niya yun, bakit ako hindi? Kung siya malakas, anong tingin niya sa sarili niya, na kaya niya lumaban sa buhay, bakit ako hindi? Eto akin, eto lang naman akin eh. I can hear, I can see people. I can see, do things, a lot of things, and see things more than him, no? Pero siya, never siyang huminto na lumaban sa buhay. And that's the also the reason why si Brother Yorme, no, ko Is Moreno, is he always made an example of Richmond in front of everyone, audiences even, no, as an example of an epitome, an epitome of people who fights for life, no? Na itong best example, na sabi niya nga, and every time I cannot forget that the
brother ko is or your mess words na nakikita nito si Richmond. He is a legally blind and totally blind person. Pero siya, tuloy-tuloy na ginagawa niya to. Araw-araw, gabi-gabi, magkakasama kami niyan. At tumutulong siya dito sa pagtayo ng kumpanya namin, o nutrition. Kayo na mayroon kayong mga walang kapasanan, kayo yung mga buo, ang pagkatao, ang pangangatawan, kumpleto kayo. Ano ang dahilan nyo ngayon na hindi nyo magagawa itong business na to or any other things for that matter? Nasasabihin nyo susuko na kayo sa buhay? Because kung hindi nyo magagawa yung paglaban sa buhay alone, wala kayong sinabi dito kay Richmond See. What excuse do you have? Yun yung sinabi ni Isko Moreno. No? So, I myself, no? Minsan nasabihan na ganun na rin ako ni ano. Kasi lagi kami magkakasama ni Isko. Hanggang gabi, gabi-gabi, nandun ako. At one time also, pinuri rin ako ni Isko sa harap ng tao. Because I was limping that time the more, no? Kasi 2 years pa lang ako noon na stroke eh. But I never made my stroke an excuse for not working. In fact, I never stopped working since right after I had the stroke. So after 1 week, nung nasa hotel na ako sa Hong Kong, tumatanggap na ako ng mga kliyente, nagpe-present na uli ako dun sa company noon na pinagsisilbi ako. I've told you, I had a big team noon in Hong Kong. I had a big team in Asia, in Europe. And I was in Hong Kong during that time, nung na-stroke ko, because I was teaching my teams there in Hong Kong. I was going back and forth to Hong Kong during that time. At nung na-stroke ako, just after 1 week, nagpe-present na ako. Nag-zoom pa. Yung Zoom nga, ginagamit na namin yun. Biruin mo, nung like, 5 years, more than 5 years, 7 years ago, ginagamit na namin ng Zoom. Ginagamit ko na yon. Kasi when I have meetings in Zoom meetings with my European teams and Asian teams, no? Yun ang communication namin, yung Zoom, no? And here in the Philippines, it was only during the pandemic kumalat yung Zoom na yan, eh, no? So imagine that, matagal ko nang ginagamit yon, especially sa international network marketing stint ko noon, no? And anyway, just to now, ano po yung pinaka ano ko nito with si actually pinaka ano ko po rito si Richmond See, no? Papakita ko po sa inyo ang picture niya, no? Babaligtarin ko lang to. Ayan po si Richmond See, and so lahat kami may mga pictures kami ni brother ko is or your may Isko Moreno, no? So yan yung picture nila, no? So in one of our events noon, alam ko may picture rin kami ni Richmond See, pero hindi ko na mahanap sa totoo lang, hindi ko na mahanap sa ano eh. At yan rin, no? So you can see that he is actually legally blind. He's totally blind po, no? So and yan yung sa office yan, yan nun. Diyan ako nag de-demo at present minsan sa office ni Isko during that time. That was 2017. Bago pa siya maging mayor, no? So, yan si Richmond See. So, my point in this vlog for today is imagine Richmond See can do that. Can do what most people who have complete faculties are not doing. The truth is, if you can't do what he does, you don't have any excuse actually of not being able to do what he does. What's your excuse? Tama nga si Mayor Isko Moreno. What's your excuse now? If Richmond See can do it, if Cha can do it, what's your excuse? Ako, I never stop working. Even I have this
incapacities or deficiencies also. So, yun lang gusto namin i-point out sa inyo ngayon, also with Richmond, no? And that's why example, Richmond, is laban lang po tayo sa buhay hanggat ano, huwag niyo sabihin ang hirap ng buhay. Kasi pag sinabi niyo mahirap, it's always what your mind says, it's always what will happen, no? Sabi nga doon sa commercial, if your mind can conceive it, your body can achieve it. Diba? So, totoo po yun. So, laban na po tayo sa buhay, huwag po kayong susuko. Kung may mga kapansanan nga inagagawa yun, so why can't we? Okay? With that, I hope Richmond See has become an inspiration to all, also to all of you. Remember him every time. Kapag when you feel down, no? If he can do it, so you can. Okay? With that, thank you very much. This is also again Richard Solomon or Cha Solomon. I'm Cha. My life and narratives. Thank you very much. God bless. Peace and love one another, especially your families. Thank you. God bless. God bless.